Ano nga ba ang dalawang uri ng sikat na medisina na naglalabanan ngayon sa market? At ano ang impact nito kapag ikaw ay nagkakasakit? Tatalakayin natin ang mga kasagutan sa vlog na to. Kung first time mong bumisita sa channel ko, ako nga pala si Sir Edward, isang science teacher, natural healing practitioner, at health book author. Pero bago yan, kung gusto mo ng mga ganitong kaalaman, make sure nakasubscribe ka na at napindot mo na ang notification bell para hindi mo ma-miss mga future uploads namin para sa inyo. Ang mga ina-upload naming health videos ay mga simple, kakaiba pero holistic, natural pero practical, siguradong makakamura at kapulutan mo ng mga aral, kaya huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-comment below. Tara, simulan na natin! What are the two popular medicines contending in the market today? Ano ang dalawang sikat na medisina na naglalabanan ngayon sa market? Okay. Ang tawag po dyan ay allopathic medicine. Ang isa naman ay naturopathic medicine. Ang root words po nito ay galing sa Greek word na allos at saka pathos, na ibig sabihin ay other, at pathos naman ay suffering or disease. Ang naturopathic medicine naman ay galing sa root word na natura, which means nature, pathos, suffering. So, ang allopathic medicine po ay isang sistema ng gamutan na habang ginagamot yung sakit mo, ay gumagawa po siya ng other suffering, or what we call it side effect or side effects. So, ang side effects na to ay long term. Sometimes, hindi mo makapansin. Ngayon, wala ka pang nararamdaman. Pero sa susunod, pwedeng maapektuhan na yung iba mong organs, especially the kidneys and the liver. Kaya, makapansin nyo po, pag may ininom kang gamot, halimbawa sa high blood, pwede pong ang tamaan yan ay puso, sunod naman yan yung dugo, pwedeng lumabnaw o lumapot, at saka pwedeng ang kidney rin. So pag nag-take ka naman sa kidney, may side effect naman sa heart. Pag take mo nang sa heart, may side effect naman sa tiyan. Pag take mo naman sa tiyan, may side effect naman sa lungs. So umiikot lang po yung sakit. So dito naman po sa naturopathic medicine, may tinatawag tayong healing crisis. So ang kaibahan nito is short period only. So pwedeng pag inom nyo po ng tsaa o kaya pag inom nyo mga juices or detox tea, pwede pong mahilo kayo, pwedeng sumakit ng ulo, masuka, or kaya manghina or inaantok. Pero it's just a short period. Hindi katulad nung side effect dito sa allopathic medicine. Okay, sa proseso naman, sa prinsipyo po, ang ginagawa po sa allopathic procedures ay straightly address kung ano yung sakit mo. Gaya niyan, pag ang sakit po ay parang naihilong tulad sa damo. Pag may sakit, ang tendency ng mga pasyente or ng mga client, iinom agad ng gamot para matanggal. Para pong katulad yan sa pinutulagan natin yung damo, pero hindi natin tinanggal yung o binunot kasama yung root o yung mga ugat. So, example po, pag may bukol tayo, let's say dito sa leeg, operahan agad yan. Pero pag hindi po natin inalam yung root cause, let's say yung ating diet, yung ating lifestyle, eh pwede pong after a few months, dito naman sa kabila bumukol. Bakit po? Kasi nga, hindi naman binunot yung ugat. Okay, pag may headache, lagi po yan, pag may headache, iinom agad ng gamot. Hindi alam kung maaari pala yung cause ng headache niya is kulang ng tubig o kaya nagpuyat. So ang solusyon sana ay matulog lang o kaya uminom ng tubig o kaya kulang sa vitamin B complex. So yan lang po sana yung solusyon, pero ang kadalasan sa mga tao, umiinom agad ng gamot. Okay, pag may arthritis, pain reliever din po ang ginagawa. Dito naman po sa naturopathic medicine, ang process nito ay it treats holistically from cause to effects, from root to fruit. So ang maganda po dito, inaalam talaga kung ano yung pinagsimulan ng sakit mo. So pag nalaman na ito palang klaseng pagkain, mataas ang uric acid. So ito pala yung dapat nating alisin. Palitan natin ng pagkain na less lang yung uric acid. At saka i-incorporate yung exercise. Kaya ito po yung prinsipyo, may tatlo tayong prinsipyo bago gamutin natin yung may sakit dito po sa naturopathic medicine. Ano yun? Number one,
ascertain the root cause. So yun, nabanggit ko po, kailangan talaga sa lahat ng paggagamot, alamin ang ugat. Kung ano ang pinagmulan ng sakit. Okay, pangalawa, support the immune system and vitality. Ito po yung dalawang napaka-importanting bagay. Kasi ang immune system, yan po yung built-in doctor natin. Kapag hindi natin pinalakas ang built-in doctor, natural, pag may pumasok na virus, pag may pumasok na mga invaders, pwedeng matalo yung katawan mo kasi walang depensa. At ang vitality po, yun yung brain nerve power. Kapag low bat ang battery, o ang battery ng cellphone, ang tendency po niyan, hindi ka maka-text, o kaya maka-call, o kaya makagawa ng mga anumang process dun sa cellphone mo. So the same thing din po sa ating katawan. Kapag tayo ay low bat na, kapag ang immune system, ang vitality ay low bat na, ang healing process is mabagal. Napakabagal to. Number 3 po, incorporate diet and lifestyle changes. So dito, sa diet and lifestyle changes, ito talaga yung dalawang factor kung bakit nagkakasakit yung tao. Lalo na dito sa ating modernong panahon. Sa ating modern times, ang pagkain ngayon ay instant, process, luto, ano pa, may mga preservative, malalasa, masarap, mayaman sa sugar, sa sweets, at saka sa mga artificial coloring, seasonings, maaalat, makolesterol, mamantika, fried. Yan po ang modern na diet ngayon. Okay, ang effect naman po ay sa allopathic medicine, abrupt naman po ang effect niyan. Kaya pag nag-take ka sa sakit ng tiyan, later on, dahil may hyperacidity ka, later on, mga ilang minuto lang or segundo, pwedeng nawala na agad yung pain mo. Pero, ang ginagawa po ng ininom mo sa allopathic procedure ay pain reliever or tinatawag ko pong reaction inducer lang po yan. Anong ibig sabihin ng reaction inducer? Tagagawa ng reaction. Kaso lang yung latak nun, yun yung magkukos ng side effect. Natural po, hindi sa chemistry wala pong 100% yield. Laging mayroong other factors na hindi kompleto na lahat mauubos dun sa reaction. Laging may byproducts po yan na tinatawag nating latak or residues. Yun po yung kukos ng side effects. Dito naman po sa naturopathic medicine, slowly but surely, gradual yet complete. Although mabagal po siya, mabagal yung proseso kasi nire-repair po talaga yung cells, yung tissues, yung organs na na-damage dahil sa pag-abuso ng ating katawan. So, ang mga pasyente na, kadalasan po ang mga pasyente kulang ng patience. Patience is a virtue. Kasi ang patience po, yan po ang kailangan talaga para tuluyang gumaling. Tandaan po naman natin na logical po o sapat lang din po na kung ano yung kalalim ng pag-abuso mo, ganun din sana yung patience ng pag-aantay mo sa pagre-repair o sa pag-restore ng iyong health. Okay, so ito po pala ay nakasulat sa libro ko sa Modern Disease Cause for Diet Reform and Lifestyle Change, page 88. So abangan nyo po next year, ilalabas po namin ang authored ko po na libro. Yan yung title.